Magsitayo ang lahat. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara, at ang kakayayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kakayayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayong araw ang kapistahan ng Panginoong Hesukristo, walang hanggan at dakilang pari. Isama natin sa banal na misang ito ang lahat ng nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel. Patuloy din nating pinagdarasal sa banal na misang ito ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit at ang seguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nanuba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kahitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kahitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunhi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis
ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluknok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Nang Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaita. Asan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inirang mong iyong bugtong na anak na maging kataas-taasan at walang hanggang pari, para sa iyong kaliwalhatian at para sa aming kaligtasan, marapatin mo sa pagkakaloob ng Espiritu Santo ang iyong mga hinirang na mga lingkod at katiwala ng iyong ministeryo ay makatupad ng may katapatang lubos sa atas ng paglilingkod na kanilang tinanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakinan niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo nang handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya'y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na iyo'y tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkaloob. At magpahanggang ngayon,
sinasabi ng mga tao, sa bundok ng Panginoon ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Akong Panginoon ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo pinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat ikaw ay tumalima sa akin." Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umawi sa Beer-Seba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, hindi mo na ibig sa dambana dalhin upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi, iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim sa aking sarili. Pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay. Bayaang sabihing ang poon ay dakila ng nangaghahangad maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Masunuring Kristo Jesus, nagain ng buhay sa krus, kaya tinakila ng Diyos. Pinigyan ng ngalang tampok sa langit at sansinukob. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinawag na Getsemani.
Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Dito muna kayo, manalangin ako sa dako roon." Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. At nagsimulang nabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin." Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maari, ilayo mo sa akin ang kalis ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Nagbalik siya at tinatnan niya natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman." Muli siyang lumayo at nanalangin, "Ama ko, kung hindi maialis ang kalis na ito nang hindi ko iinumin, mangyari ang inyong kalooban." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng Panginoong Hesus, ang walang hanggan at dakilang pari. Ipinapaalala sa atin ang kapistahang ito, ang natatanging ori ng pagkapari ng Panginoon. Kung noong una, ang mga pari ay nag-aalay sa dambana ng Diyos ng mga handog, lalong-lalo na ang mga nakakalugod-lugod upang magbayad puri sa kasalanan ng mga tao. Ang Panginoong Hesus bilang pari ay naghandog ng kanyang sariling buhay bilang alay na kalugod-lugod sa Diyos. Siya ang paring naghahandog at siya pa rin ang haing inihandog. Kaya siya ang dakilang pari at ang kanyang pag-aalay ay magpakailanman. Ano ang paanyaya sa atin ng pagdiriwang na ito? Una, katulad ng ating Panginoong Hesus, ialay din natin ang ating sarili bilang kalugod-lugod na handog sa Diyos. Kung mayroon tayong dapat ialay sa Diyos bilang handog, hindi ang material na bagay, hindi yung mga personal na bagay, hindi yung magagarang bagay, kundi ang nais ng ating Panginoong Hesus, ang isang kalugod-lugod na handog para sa ating Panginoong Diyos ay ang kadalisayan ng ating pagkatao. Ang nais ng ating Panginoong Diyos, yung kalilinis-linisan ng ating pagkatao. Kaya mga kapatid, iwasan natin ang anumang nagpapaparumi, lalo-lalo na sa ating pagkatao. Iwasan natin ang paggawa ng mga kasalanan. Iwasan natin ang mga bagay na makakasira ng ating katawan at ng ating espiritual na pagkatao. Pangalawa, sundin natin ang kalooban ng Diyos katulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Tandaan natin, ang rorok ng pag-aalay ng Panginoong Hesus ay ang kanyang sarili. Lalong-lalo na ang naganap sa Kalbaryo. Tandaan natin na ang bawat pagkakataon
naninilimot natin ang ating mga sarili at pinili natin sundin ang kalooban ng Ama, ito ay pagkakataon ng pag-aalay natin ng ating sarili. Sa pagkakataon na tinatanggihan natin ang paggawa ng kasalanan, sa pagkakataon na tinatanggihan natin ang mga temptasyon sa ating buhay, ito ay isang uri ng pag-aalay natin ng ating sarili at nakakalugod-lugod na handog sa ating Ama. At pangtatlo, paglaan ng ating buong sarili, lalong-lalo na sa paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa ating kapwa. Inilaan ng ating Panginoong Hesus ang kanyang buhay, lalong-lalo na sa paglilingkod. Kaya inalay niya ang kanyang sariling buhay sa krus para maibigay niya ang pinakamataas na uri ng paglilingkod na maari niyang gawin. Sa katunayan, ito ang paglilingkod na inalay niya upang matupad ang kanyang misyon, lalong-lalo na sa ipagkakasundo ng tao sa Diyos. Ito rin ang paanyaya sa ating lahat na dapat tayong kumilos upang maakay natin ang bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa tahanan ng Diyos. At tayong lahat ay magsama-sama balang araw sa tahanan ng Ama sa langit. Amen. Magsitayong lahat. Minamahal ko mga kapatid, bagamat nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo ng katotohanan ito upang manalangin para sa lahat ng tao, kaisa ni Kristo na hindi nagnanais na maligaw ng landas. Nananalangin si Jesus sa Ama para sa tunay na pagkakaisa ng lahat ng kanyang mga anak. Manalangin tayo sa Ama. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng Kristiyano, naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol, manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya, naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan at may sakit, naway magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng kanyang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway mabuhay ng walang hanggan kasama ng Diyos ng pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Butihing Ama, habang iniibig namin ang isa't isa, nabubuhay ka sa amin at nagiging ganap ang iyong pag-ibig na nasa amin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umakasa, sumasambat
nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umangasa, sumasambat, nagmamahal sa'yo. Magsitayong lahat. Manalangin kay makapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming tagapamagitang si Jesucristo ay sa nawang tumulong sa amin upang maging kalugod-lugod sa iyo ang aming mga handog na ito, at kami naway gawin mong kalugod-lugod na hain sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa paglokob ng Espiritu Santo, ang iyong anak ay naging lingkod mo upang mahihain ang bagong tipang walang hanggan, at ang pagganap nito ay mapa sa iyong sambayanan. Itinampok niya kaming sambayanan mo upang kaming makapaglingkod sa iyo. Ipinamanan niya ang kaniyang ginampanan sa mga hinirang na pinatungan ng mga kamay sa pagsasalo sa huling hapunan, sa paghahain ng anak mong muling nabuhay ay pinangunahan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkan, dinudulutan ng salita't mo at pagkaing bumubuhay. Kaya kaisa ng mga banghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharingan. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Tinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan,
inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagada at sinabi, "Tanggapin nat ito at inumin na. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipana, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayong lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, makapatid naming na himlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kahit maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ang tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tunggon sa daing ng mga aba at hihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sinugo ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag. Bigyang paningin ang mga bulag, dalhin ang nasa dilim sa may liwanag. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at hihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tunggon sa daing ng mga aba at hihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Announcement. Sa darating na 17 na Hunyo, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayo makipag-ugnayan sa record office ng parokya.
na matatagpuan sa ground floor, Cardinal Sin Building, mula ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon. Maaring hanapin si Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Magsitayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magdulot nawa sa amin ang iba yung buhay, ang banal na paghahain na aming pinagdiriwang at tinatanggap upang sa aming matibay na bigkis ng pagmamahal sa iyo. Kami manatiling magbunga ng pagtatampok sa amin sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isos Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang madalang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Nawa'y malala nilang pangako noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon. Magpasawalang hanggan. Amen. At magpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Isos Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka ng amin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.